kasama kayo sa simbahan na nagsasabi na nakita yung kapatid mo si Jovelyn August 16, 3:30, dyan sa Norte. Nakarating na ba sa inyo? Opo, sa akin po nga, narinig ko yan sa akin ng ate ko. Oh, anong, ano yun? Anong tingin nyo doon? Sa akin, sa, hindi ko pa po alam eh kasi nayaanap po namin yung sa punis na sila na po mag-imbestiga doon. Sa ngayon po, naghihintay lang din po ako ng update sa akin, ng ate ko. Sa ngayon po, hindi pa rin po nag-update sa akin ng ate ko. Pero yung... Mag-imbestigaan sa akin po nila yun. Pero yung ano, yung nakakita, hindi naman to sabi-sabi lang eh, di ba? Kasi pinirmahan niya, salaysay niya. So talagang sabi sa kanyang paniniwala, yung ate mo yung nakasakay doon sa Innova, sa paniniwala niya. Opo. Kasi po, simula, kilala niya pagkabata. Kaya siguro nga po, gano'n na nga, nakita niya. At hindi rin, wala rin siyang makukuha kung magsisinungaling siya sa pahayag niya, di ba? Na nakita niya si, yes, di ba? Oh. Yes po, kasi maaaring lang ako namin ito is magsinungan. Kaya kung wala tayong makukuha kung kaya ay magsisinungaling niya. Oo nga, kung hindi wala makukuha kung magsisinungaling lang. So ibig sabihin, kung titignan natin, kung hindi siya nagsisinungaling, kung totoo nga na nakita niya yung ate mo, August 16 nung Martes, nandito lang yung ate mo. Kung maniniwala ta, kung paniniwalaan talaga yung sinasabi niya, nandito lang sa puwerto. Yes po. Yes, no, since na rin naman po, i-grab po natin ang opportunity na pwede natin tignan para maiimbestigahan. Oo. Okay. So kayo po hindi naman nananahimik kasi nagtataka yung mga kababayan natin. Parang hindi na kayo nakakapagsalita, nananahimik na kayo. So baka may alam kayo, baka tumawag na okay siya. Para matahimik na rin yung ating mga kababayan. Kung wala na tayong hinahanap. Ngayon kung meron pa, edi tuloy-tuloy ang paghanap sa ate mo. Nanahimik lang po kami kasi kailangan ko rin po kasi yung pag-aaral po. Then gano'n na rin ako yung isa kong ate kasi po college siya. Nanahimik lang po kami ng ilang araw kasi kailangan ko talaga na yung mag-enroll. Tapos punta po kami ng punto sa school. Actually po hindi naman namin alam po pa kung handle yung oras namin. Diyan din na namin nasasagot yung mga tawag. Hindi po alam na nanahimik at patuloy po kami nagahanap kay ate. Wala pa rin po update sa kanya. Wala po tawag, wala po chat, wala message sa amin. Wala pa kaming tindro na dinigay sa amin. Wala pa po. Oo. Pero itong affidavit na to malaking parang... Malaking kaluwagan kahit papaano sa inyo, no? Na, yun, sabi mo nga, hindi naman magsisinungaling tong kasama nyo sa simbahan na talagang nakita niya itong si ate mo, no? Ibig sabihin, parang nandito lang siya sa, kung paniniwalaan siya, ay sabi mo nga, hindi naman magsisinungaling to, nandito lang siya sa puwerto. Di ba? Oo. So, hindi naman kayo na, kamusta na si nanay mo? Ayun na nga po, namin. Medyo okay na rin naman po sa kinokontrol namin yung emotion niya kasi po, mahirap din para sa akin pinalakit yung kasama nila. Lalo na pangalan niya yung mawawala. Kaya control lang kami ang control sa kanya. Actually kami rin nahihirapan. Kunaan din lang namin ang maayos. Kasi may nag-aaral din kami. Ang hirap po tumilis. Sa totoo lang, ang hirap tumilis na nag-aaral ka. Tapos may kulang sa pamilya mo. Kaya hirap din po kami. Nakita mo na ba yung CCTV na kuha dyan sa GS Max Construction? Yung multicab na in-identify ninyo doon sa Robinson, 656 umalis doon, ay nakita dito sa harapan ng GS Max Construction, 7:07 ng gabi papunta sa Norte, at the same multicab ay bumalik din doon sa GS Max Construction, 7:14. Bumalik, pero pagbalik ng multicab, wala nang sakay. Doon sa pagpapunta, kung ano yung sino yung nakasakay doon sa multicab sa Robinson na in-identify ninyo, yun din yung dumaan ng 707 sa dito sa GS Max Construction. Nakasakay itong naka-orange or dilaw na babae na in-identify nga ninyo na yun yung sumakay doon sa may Robinson. 7 minutes bumalik tong multicab pero wala nang sakay. Nakita nyo na tong CCTV na to? Nakita ko lang po sa Facebook yung picture lang po pero wala ko pa napapanood. Okay, sige. Paganda, ma-identify nyo rin, ano? Pero kung bumalik itong multicab, dumaan doon ng 7:07 ng gabi, August 15, at bumalik ng 7:14, so somewhere Tagboros, nung bumalik yung multicab, bumaba yung mga nakasakay doon.
So anyway, ito naman ay tingnan natin kung paano titingnan ng ating mga otoridad, ano? Pero nakikita natin dito parang malapit na eh. Konti na lang ito, ano? At may mga lead na eh. Diba? Opo, kasi nakikita sa pulisan at otoridad na hindi rin po talaga sila tumitigil. Kaya po, kaya kumiyahan namin silang kumilos na hindi kami naasikaso namin yung dapat namin asikasuhin. Kasi nakikita namin yung kapulisan ay patuloy na nagkikilos, hindi sila patutulog, hindi nila hinahayaan matulog yung kaso. Ayon po kung na hindi po kami tumito ay may inaasikaso. At disclaimer lang po, kami po ay nananahimik kasi po, sobrang bitik po. Wala po kami hindi, ay wala pa po kami update para kay ate. Okay. Sige po. So ito yung mga update natin. Ano? Ito nga, bago ito. 707, nakita doon sa harapan at sa Tagbros, ano? Dismax Construction, nakasakay, yung dalawang lalaki, isang babae, at bumalik, wala nang sakay. So, ito pa yung, ano rin, yung affidavit na nakita August 16, nakita nung kasama niya sa simbahan, sa nakasakay sa Innova. Diyan sa May Santa Cruz, papunta ng dito sa poblasyon. So mga development dito sa kaso na parang pinagpapalagay na maaring nandito lang si Soperto. Opo. Okay. Kami rin, hindi rin tumatahimik kasi kayo na rin ang nagsabi noon, hindi tayo dapat tumahimik dito, mag-ingay tayo na mag-ingay. Hanggat hindi nakikita yung ate mo. Di ba? Okay, sige. At mukhang nag-i-enroll ka pa yata. Ma'am. Okay, sige. Thank you, ha. Thank you. Ingat. Salamat.